Eto na guys, ang ating special palabok. Yan. Hello guys! Welcome sa another episode ng R&D Lutong Pinoy. Today's recipe ay gagawa tayo ng merienda. Ito ay palabok. Bali, itong palabok natin ay special kasi ang dami niyang toppings. So, ito yung mga ingredients na kailangan natin. Onion and garlic. Ground beef. Itong ground beef natin is nasa 400 grams. Cooking oil. And ito guys, kakaiba to kasi meron tayong all-purpose flour na ilalagay. So, ipapakita ko sa inyo kung saan to ginagamit. Pero ito yung nagpapasarap dito sa ating special palabok. Ayan. So, papakita ko sa inyo kung paano ko yung gagawin. And of course, meron tayo ditong toasted garlic, ground black pepper, spring onions, and ito yung toppings natin. Meron tayong hard-boiled egg, crab stick, and shrimp. Gagamit din ako dito ng fried tofu. Optional lang po ito, depende sa inyo kung meron kayong available na ito, pwede kayong gumamit. And of course, yung ating charong baboy. Kung wala naman kayong chicharong baboy, pwede kayong gumamit ng meron tayong mga ibang options like fish crackers o kaya yung prawn crackers. Yan, pwede po yan. And then, patis. Yan, fish sauce. And ito yung noodles na gagamitin ko. Super Q special palabok. So, let's start. Ito guys, sa isang frying pan, maglalagay lang tayo ng cooking oil. Bali, itong oil na ilalagay natin is yung pinagprituhan natin ng bawang and yung tofu. Para yung lasa ng bawang is andito na sa cooking oil. Mag-add pa ako dito ng cooking oil. Then, lulutuin natin tong 3/4 cup na all-purpose flour hanggang sa mag-light brown or mag-golden brown. So, ito yung sikreto ng aking special palabok. Maraming nagtatanong bakit napakasarap ng aking palabok sauce. So, ito yung aking sikreto. Yan. So, i-reveal na natin ang ating sikreto ng special palabok sauce. Lulutuin lang natin to hanggang mag-golden brown. Then, set aside lang natin. Dapat halo lang kayo ng halo para hindi masunog yung kanyang pinakailalim. Dapat guys, mahinang apoy lang yung gagamitin nyo dito para hindi masunog ang inyong all-purpose flour. Dutuin pa natin to ng konti. Then, after that, we'll move on to the next step. So, ito guys, okay na to. Yan, set aside lang natin. Then, susutuin na natin ating onion and garlic. Sa isang cooking pot, maglalagay lang ulit tayo ng cooking oil. Then, lalagay na natin ating garlic. Kilalight brown lang natin itong garlic. Then, after that, sunod natin kaagad yung ating onion. Yan, ready na to. So, add na natin ating onion. Lalambutin lang natin ating onion. Then, after that, sunod na natin ating ground beef. Siya nga pala guys, meron akong nakalimutan na isang napaka-importante ingredients para sa ating special palabok. Ito ang achuete, ayan. Or annatto powder. So ilalagay na natin to. Sasabay natin doon sa paggisa ng ating onion and garlic. Para matunaw ng maayos. I-stir lang natin. Then, isunod na natin kaagad yung ating ground beef. So, isusutay lang natin to ng mga 3 to 5 minutes. And after that, isusunod na rin natin yung fish sauce. Yung patis na gagamitin ko is approximately 2 to 3 tablespoons. Kasi hindi na ako gagamit dito ng salt. Ito na yung pinaka-salt niya. Fish sauce. 2 to 3 tablespoon. So, hayaan lang natin na mag-evaporate yung amoy ng fish sauce bago natin siya haluin. I-mix na natin. Ayan. Then, pwede na rin natin i-add yung water. Bali, itong water na gagamitin ko is ito yung pinagpakuluan ko dun sa ulo ng shrimp. Ayan. Kailangan natin dito ng 8 to 10 cups of water para sa ating palabok sauce. So, bali 8 cups yung water na nilagay natin. Mag-add na tayo ng ground black pepper.
Antayin lang natin na kumulo. Then after that, pwede na natin i-add yung ating all-purpose flour na ginisa or na niluto natin kanina. So balikan natin mamaya. And guys, so kumukulo na. At para sa recipe na to, gagamitin ako dito ng seasoning mix. Yan. For added flavor para sa ating palabok sauce. Mix lang natin mabuti. Ito na yung ating giniling. Ngayon naman, i-add na natin yung ating all-purpose flour na niluto kanina. So, hinaan lang natin yung apoy. Then, dahan-dahan natin ilagay. Bale, ito guys, yung magsisilbing pampalapot dun sa ating sauce. At magbibigay ng extra na flavor. At saka itong sauce ninyo is mas matagal masira kapag ka ganito yung pagkaluto sa sauce. So lagyan na natin lahat. So baling 8 cups ng water na nilagay natin is sakto lang dun sa 1/2 kilogram na ating palabok noodles. Special palabok noodles. Ayan. Mix nyo lang ng mabuti para hindi magbubuo yung all-purpose flour na nilagay natin. So, lulutuin lang natin to hanggang mag-thicken na yung kanyang sauce. Once na nag-thicken na yung kanyang sauce, then pwede na natin switch off yung ating stove. Then, lulutuin naman natin yung ating palabok noodles. Ready na ang ating sauce. Ayan. Sakto na yung kanyang lapot. Ayan. Pag medyo malamig to is medyo mas malapot pa ng konti dito. So tamang-tama lang kapag kainad na natin yung ating mga toppings. So lutuin naman natin yung ating palabok noodles. Para sa ating palabok noodles, magpapakulo lang tayo ng tubig. Plain water lang po yan, wala tayong dadagdag. Then lulutuin natin yung ating noodles ng 15 minutes hanggang sa maluto. So, antayin lang natin na kumulo bago natin ilagay yung ating noodles. Ayan, so kumukulo na yung tubig. Then, ilagay na natin yung ating palabok noodles. Bali, yung sauce na ginawa natin is good for 500 grams na palabok noodles. Sakto lang po yun, yung 500 grams na palabok noodles. Ayan, so balikan po natin mamaya. Ito po, after 17 minutes, luto na yung ating noodles. Ngayon naman, i-drain na natin. Saka natin i-mix yung ating palabok sauce. Special palabok sauce. I-assemble na natin yung ating palabok. Special palabok. Yan, maglalagay lang tayo ng sauce. Then, i-mix lang natin ito ng mabuti. Hanggang sa malagyan na lahat ng sauce dun sa ating palabok noodles. Simix muna natin. Ang bango. Grabe, sarap na ito. Yum, yum, yum. Bali, itong noodles na niluto ko is ano lang to, 2 kalahating banig dun sa ating palabok noodles. Kasi 4 na piraso lahat yon. So, 2 kalahati lang yung niluto ko. Pero yung sauce na ginawa natin is good for 500 grams talaga yun na palabok noodles. Ayan. So, ngayon naman maglalagay tayo ng chicharon. Ayan. So, maglalagay tayo ng chicharon or yung ating face cracker. Ayan. So, i-mix lang ulit natin. Kasi yung pinaka-chicharon baboy natin, yun yung ipanta-toppings natin mamaya. Sarap tingnan. Napaka-yummy na ito. Napaka-yummy ng ating special palabok. Ayan. So, lalagyan na natin ng toppings. Maglalagay lang tayo ng sauce sa pinaka-ibabaw. Then, i-spread lang natin. Etong fish cracker or yung chicharon. Sa ibabaw.
ating, ito yung ating chicharon baboy. Yan. Mas lalong sasarap. Then yung ating fried tofu. And then yung ating fried garlic. Then, i-assemble na natin ating hard-boiled egg. Ayan. May naman yung ating prawns or shrimp. Special itong ating palabok kasi napakarami niyang sahod. Ngayon naman yung ating crab stick. So maglalagay pa tayo dun sa pinakagitna. And then, yung ating spring onions. Ika-toppings lang natin. Then, maglagay ulit tayo ng toasted garlic. And ng fried tofu. Eto na guys, ang ating special palabok. Napakasarap na ito. And ngayon naman, maglalagay tayo ng lemon para mas lalong sumarap ang ating special palabok. Yan. So, eto na guys, ang ating special palabok.